Ito na naman ako. Umiiyak. Wala pa ang pangalan ng baby namin. Hindi ko pa naisip ang pangalan. Thursday lang ngayon. Tuesday ko sila kinuha mag-ina sa infanting section. Niligtas ko nga siya para hindi siya mamatay. Pero may sakit pala siya. Hindi siya agad tinignan. Pinabalik kasi tatamad ng mga taong yun. Pinabalik na lang siya. Hindi ka alam naman, hindi ko rin mababalik agad-agad kasi kailangan ko muna maging kasundo sila. Ngayon may sakit. Wala nang dugo. Naalala ko tuloy si Puti. Dinala ko dito. Ulit sa city bed. Para at least ma-injection at ng vitamins. Ngayon mag-aanap kami na gamot at for confinement. Siya. Sipin niyo yung 2 days na nasaya. Suspected kasi bulate. Dahil, siyempre, nasa kalsada. So, bulate. Ganun din siya pwede mag-next guard kasi hindi kaya nakatawan na niya. Ayan. Ito na naman, iyak na naman ako. Kasi gusto ko siya mabuhay. Gusto ko siya mabuhay kaya siya kinuha ko. Yung nanay niya sobrang malulungkot, alam niyo ba? Napakalambing niya nung nakita ko siya sa impounding. Napakalambing niya sa nanay niya, napakasweet niya. Hindi siya lumalayo sa nanay niya. Lagi lang nakaiga sa nanay niya. Sobrang niyang mahal ng nanay niya. Tapos tumuwi kami ng bahay, ganun din. Sobra. She never even bothered. Para mumain or ano, basta yung tabi lang nanay niya, masaya na siya. Kaya, lalo ako, nalulungkot. Pero nawawasan siya. Kumawawala siya. Sobra niyang mahal ang nanay niya. Ganon din yung nanay niya. Kung makikita niyo, sobrang overprotective sa kanyang nanay niya. Alam niyo yung impound na yan, yung visit ng mga barangay na yan na humuhuli ng aso. Hayop ang mga yan. Hindi nila alam. May psychological effect din yan sa mga aso. Si Duday at saka si Mama. Adapt ko yan sa Quezon City. Kaya alam kong walang bayan doon. Tinan nyo, hanggang ngayon, hindi ko sila nahahawakan. Except lang kay Bambang kasi sweet si Bambang. Si Lunay hanggang ngayon hindi. Takot siya sa tao hanggang ngayon. Kaya pag pinapaliguan ko siya, yung host lang ang humahabol. Pag sasabunin ko siya, ang hirap ko siya sabunin. Kailangan ko ng mahabang brush para na siya sabunin. Takot siya sa tao. Dahil lagi daladala niya yung inano siya sa liit. Kaya yung mga hayop, may emosyon din yun, tulad ng tao. Kailangang i-abolish yung legal na pagpatay sa kanila. Ngayon may mga bago aso na naman doon, nagtatahulan. Naiiyak ako. Narinig ko yung boses kasi alam na nila.
mamamatay sila. Yun yung masaklap eh, yung nararamdaman nila, mamamatay na sila. Kaya yung mga iyong itim, yung ano na sinilip ko, binigyan ko ng pagkain, andun sila sa dulo lang. Alam mo yung tahimik, hindi ko makain. Dahil alam na nilang mamamatay sila. Naalala ko yung nakita ko doon na isa. Umiiyak. Ulam ko lang na yung mata niya. Hindi siya nagsasalita, hindi siya tumatahol. Pero, alam mo, umiiyak dahil ulam ko lang na yung mata. Hindi siya kumakain. Alam niya mamamatay na siya. Kayong mga nanguhuli, kayong mga pumapatay. Aanihin niyo lahat yan. Aanihin niyo yan sa pamilya niyo. Tandaan niyo yan. Tandaan niyo yan. Magaling ka, anak. Huwag ka mapamatay. Magaling ka. Iba nga kita namibigyan ng pangalan eh.